Hey chums, it's Say and welcome back to our family. Thank you so much for subscribing if you're new to this channel and you want to be a part of this family. Just hit the subscribe button down below, so click the notification bell beside it for you to be updated with my latest uploads. Also, don't forget to like, share this video and comment down below. Also, don't forget to follow me on my other social media accounts, so I have our Facebook page, my TikTok and Instagram account. Today, isa na naman pong awitin ni Maymay Entrata mula sa kanyang Empowered album ang ating re-reactan. At ito ay walang iba kundi ang Gising Na. Yes, as requested again, dun po sa huli kong reaction video sa kanyang awitin na Ubus Na Ang Problema. If you haven't watched that yet, the link is in the description box down below. Hindi ko na po patatagalin pa, so let's go react to Gising Na by Maymay Entrata. Okay, let's go! Oh, I guess this is guitar based. Hindi pa ilang taon nang lumipas, eh bakit parang kahapon lang iyong pag-iwas? Hindi ka pa ba natuto? Bakit hanggang ngayon ikaw ito? Bakit sulit siya yung nakikita? Caustic siya, no? Okay, before it hits chorus, kasi feeling ko, pa-chorus na yan. Ang ganda ng mga kanta ni Maymay sa album niyang Empowered, kasi iba't ibang style of music, iba't ibang musical arrangement, iba't ibang quality ng boses. Meron siyang very powerful, like Ama Kabugera, it's a strong and very powerful song. And then may mga kantang tamang attitude lang, like Naniniwala Ko, and Ubus Na Ang Problema. And this one, it's acoustic. Feeling ko the entire song is guitar-based, so medyo mellow siya and kalmado lang. Compared to Ama Kabugera, Naniniwala Ko, and Ubus Na Ang Problema. So, iba't ibang style of music, diba? At tulad nga ng sinabi ko, very flexible and versatile ang boses ni Maymay. So, feeling ko, kaya niya lahat ng genre. Sana mag-produce pa sila ng song or mag-release pa siya ng kanta na talagang yung tag nito, mag-try siya ng iba pang genre para makita natin kung saan ba talaga fit yung kanyang boses. Although, ang ganda ng boses niya sa mga ganitong genre. It's also engaging in a different way kasi umpisa pa lang, napapaganyan ka na eh, no? Tsaka gitara, kasi gitara siya, guitar based. So, yeah. Anyway, tuloy na natin. So, this is like the refrain. Ang sexy ng guitar accompaniment niya na yun, ah. Instrumentals. At saka napansin ko ha, yung mga kanta ni Maymay sa album niyang Empowered, no, they speak of different aspects kung saan kailangan mo ng confidence and strength. Like, di ba yung Ama Kabugera, it speaks of the courage to flaunt your natural beauty. Tapos yung Naniniwala Ko naman, it speaks of self-trust. Kumbaga, naniniwala ka sa sarili mo na kaya mong ma-achieve yung mga dreams mo in life. And then, yung Ubus Na Ang Problema naman, it talks about breakup and moving on. Tapos ito naman, Gising Na, it's more on, it's telling you to wake up, magising ka na sa katotohanan na niloloko ka lang, parang ganun. And it's very nice, no? Kasi hindi lang siya, yung album hindi lang nakafocus sa iisang topic, kumbaga, hindi lang siya all about romantic relationship, hindi lang siya all about achieving your dreams, kumbaga, halo-halo, all in one, kumbaga ganun, kompleto, sarikado, so yung mga aspeto sa buhay na kailangan mong magbigay ng strength and confidence. Perfect! Napakaganda ng konsepto or idea sa pagbuo ng album niyang Empowered, talaga namang
Powered. It's very rare, no, yung mga ganitong klase ng album. Kasi karamihang album, no, kadalasan, yung isang album, lahat ng kanta na nakapaloob doon, nakafocus sila sa iisang topic. Kumbaga, lahat love songs, ganyan. Or kaya lahat tungkol sa buhay, ganyan. But this one, itong Empowered album ni Maymay, lahat ng mga kanta dito is relatable sa iba't ibang uri ng tao na may iba't ibang pinagdadaanan din. Yung mga may struggle sa pag-abot nila ng pangarap, andyan, may song si Maymay for that. Yung mga may struggle sa kanilang mga romantic relationships, may song si Maymay for that. Diba? Yung mga nagsustruggle sila na magkaroon ng confidence, self-confidence, may song si Maymay for that. So, andun na lahat sa album niya. So, that makes it... That makes the songs very relatable to for all ages. For all ages siya eh, yung mga kanta ni Maymay, yung album niya for all ages and for all types of person, of people. So yun, napansin ko lang naman na ang ganda ng konsepto, ng ideya sa pagbuo nila ng album ni Maymay na Empowered. It's very unique, it's really wise, kasi iba't ibang theme ng kanta eh, iba't ibang aspeto ng buhay yung nandiyan. Hindi nila nilimit sa iisang topic or theme. Iba't iba yung topic ng bawat kanta. That's why each song has something to offer. So yun, tuloy na natin. Ang ganda rin ng lyrics, no, ng kanta niyang to. Tignan nga natin yung writer, kasi mayroon yung writers ng songs niya sa description box eh. Ayan, Words and Music by Trisha Denise. Kudos po sa sumulat ng kantang Gising niya. Tignan natin yung Ama Kabugera. Let's appreciate yung Kwan. Let's appreciate yung lyricists ni Maymay sa album niyang Ama Kabugera. Ay, no? Album niyang Empowered, Ama Kabugera. Words by Lorie Bel Darunday, Elmar Jan Bolano. Actually, itong si Miss Lorie Bel Darunday, nag-comment siya dun sa reaction video ko ng Ama Kabugera. Thank you so much po for commenting. Tignan naman natin yung naniniwala ako. Uy, dapat binabasa nyo rin yung sa description box ng mga, ano, ng mga pinapanood nyong kanta. Kasi... andyan yung buong team, nilalagay nila dyan yung buong team actually, and you have to appreciate their efforts as well. We have here, naniniwala ako, words and music by Gabriel Tagadtad. Kudos, ang ganda rin actually ng naniniwala ko yung lyrics niya, very very nice. And then back dito sa Gising na, kasi na-amaze ako dun sa guitar accompaniment niya. We have here live guitar by Sir Tommy Katigbak. Wow, you really did a great job here. You know, I'm really impressed with guitarists. I also play guitar. As you can see, I have an acoustic guitar here. I also play guitar, but I'm not that good. Kapag ako'y nakakakita o nakakarinig ng, yun, ang galing mag-gitara, I could listen to her or to him all day long. And ito, I know someone, he actually played guitar in front of me. He played a song that he wrote, that he personally wrote. Ang suwabe, ang galing. Shout out, Kuya Bricks. Galing mo doon. Ayun, so kung napapansin natin, iba-iba. Iba-iba yung lyricists, iba-iba yung songwriters, iba-iba yung sumulat sa mga kanta ni Maymay dito sa kanyang album na Empowered. And I must say, ang gagaling nilang lahat, kasi lahat ng lyrics sa kanta ni Maymay, nagustuhan ko talaga, very simple lang yung choice of words nila, pero talagang relatable. Mas maganda kasi yung pas maiintindihan ng nakikinig sa kanta, and mas maaalala nila yung lyrics kapag ka simple lang yung kanilang mga salita na ginamit. Tuloy na natin, let's go, continue it. Yeah. Gising ka na ba? Gising ka na ba?
cute ng gitara niya, no? Ang boses ni Maymay, grabe. I guess that's the end. Yeah! Okay, let's talk about the melody of the song. Alam niyo po, yung melody po ng isang kanta is actually the most memorable aspect of a song, diba? Yan yung mas una mong ma-appreciate kasi yan yung mas mas nauunang nakaka-catch ng attention mo. Kaya, diba, madalas, pag hindi mo maalala yung title or yung lyrics ng isang kanta, yung melody niya naaalala mo. Like, for example, tatanungin mo sa kasama mo, ano na kasi yung kantang... Diba ganun? Mas naalala mo, you tend to remember the melody more than the words, diba? Now, yung melody sa mga kanta ni Maymay dito sa kanyang Empowered album, madaling maalala eh, diba? Kasi, pati kasi yung harmony din kasi ng mga kanta dito sa kanyang Empowered album. Yung, when we speak of harmony, yun yung background tone na gawa ng mga instrument. So, simple lang, pero that's good because they can easily be remembered. And then, when we speak of melody and harmony, you cannot go away with rhythm. Magkakaiba kasi yan yung melody, yung harmony, yung rhythm, yung tempo, yung beat. Magkakaiba kasi yan. But when you speak of melody and harmony, you cannot go away with rhythm. Yung melody actually really plays a big role sa isang kanta because it actually adds quality to the song. Tapos yung rhythm naman, dun naman siya nag-work sa pace ng kanta. So I really appreciate yung melody ng mga kanta ni Maymay dito sa kanyang album na to because not just because of the lyrics itself, it's not just because of the lyrics and the wisdom of the song, but of course also the art in the melody and rhythm ng mga kanta niya. Makikita mo talaga na the team put so much effort dun sa mga kanta for them to sound good, for them to sound engaging and catchy. Now, dun naman tayo sa lyrics ng kanta. We cannot deny the fact that the lyrics are really actually relatable and full of wisdom like Maymay herself. Okay, so try ulit natin na himay-himayin yung lyrics ng kanta just like what we did dun sa ubus ng problema. So ito, sinurge ko na po yung buong lyrics. Dito naman tayo sa first verse. So ang sabi na dito, hindi ba't ilang taon na ang lumipas, eh bakit parang kahapon lang iyong pag-iwas? Hindi ka pa ba natuto? Bakit hanggang ngayon ikay lito? Okay, so, it means like, oh wait, parang kabaliktaran to ng ubus ng problema, tama ba ako? In some way, in a way. Tama ba ako? Am I right? Doon kasi sa ubus ng problema, di ba parang yung character doon is moved on na siya, super moved on na siya, yung character doon. Dito sa gising na, parang, confused pa siya, parang nalilito pa siya ba? Or maliintindi ko? Parang hindi pa siya nakakapag-move on. At hanggang ngayon, ikay lito. So it's like, undecided pa yung character dito kung aalis na siya sa relationship or hindi. Gusto pa niyang mag-stay, parang ganun. Yeah, kasi alam niyo, may mga tao talagang ganun. Yung kahit hopeless na, parang pilit pa rin nilang, gusto pa rin nilang ilaban. Pilit pa rin nilang ipinaglalaban kahit alam naman nilang wala ng pag-asa. So, kumakapit pa rin sila sa katiting na pag-asa or kahit wala ng pag-asa. Gusto pa nilang kumapit, gusto pa nilang ilaban kahit hopeless na nga, wala nang ang pag-asang maayos pa. Yung nireactan ko na song ni Zac Tabulo na para sa mga ex, yun. Yung lyrics niya is parang moved on na siya, pero pag if you watch the music video, hindi pa siya nakapag-move on. Parang holding on pa siya. Okay, dito naman tayo sa second verse. Bakit sa tuwing siya ay yung nakikita, pait ng yung nakaraan ay di naaalala? Hindi ka pa ba natuto hanggang kailan ka magpapauto? Alam niyo, this is worse. This is worse kasi nagbubulag-bulagan ka, diba? Yung kahit sinasaktan ka na gano'n, scary lang sa'yo. Like, duh girl, you deserve better. May mga gano'n kasi. Actually, may kilala akong gano'n. Grabe, napaka-martir. Dinidisregard niya yung pain. Dinidisregard niya yung sadness na nafe-feel niya sa relationship. Alam mo, kahit sinasaktan na siya, hindi lang emotionally but also physically. Andun pa rin siya. Gusto niya pa rin mag-stay doon sa relationship. Like, what? Girl, you deserve better. Walk out from that relationship. Wala, hindi siya nakikinig. Eh, kesyo mahal niya daw yung tao. Mahal niya daw eh. Okay, di shing. Wala kayong magagawa. You will be the one to decide for yourself. Pero, diba, kahit anong sabihin namin, wala. Gusto niya pa rin mag-stay doon sa relationship kahit sinasaktan na siya and all. Yun kasi yung problema sa sobrang pagmamahal. Minsan wala na tayong naititira for ourselves. Hindi na natin nakikita yung... Hindi na natin nakikitang mas pahalagahan yung sarili natin kasi sa
hindi ko alam, hindi ko maintindihan. Basta minsan yung utak natin hindi talaga gumagana eh, no? yung kapag nakatalikod ka, ang dami mong vinivent, di ba? Naglalabas ka ng sama ng loob. Ganito kasi siya, ganito, ganyan. Ang dami mong sinasabi na nasasaktan ka, ganyan, ganito ginagawa niya sa'yo and all. Pero alam niyo yun, pag nakita mo na naman siya, ayan, lumalambot ka na naman, bumibigay ka na naman, nakalimutan mo na naman yung ginawa niya sa'yo. May mga tao talagang ganun. Huwag ganun! You deserve better! Hindi ko naman talaga masisisi kasi meron talaga yung mga sobrang nagmamahal talaga na yun nga, nabubulag na tayo ng sobrang pagmamahal natin sa isang tao. Hindi na natin nagagawang pahalagaan yung sarili natin. Pero tignan nyo, sabi niya dito, nakapikit ka na namang nahuhulog, di ba? Buksan ang iyong mga mata. Huwag ka munang matulog. Gising na. Harap-harapang niloloko ka. Gising na. Huwag nang hayaan na maulit pa. Tandaan mo nang hindi na siya babalik pa. Gising ka na ba? Gising na! Kung ginagago ka, niloloko ka na, ginagawa ka ng tanga, iniiputan ka na sa ulot, lahat-lahat, pinagtatawanan ka na kapag nakatalikod ka. Umalis ka na dyan! And then, kapag you are really free from that relationship na, be thankful, be grateful, kasi wala ka na doon, nakaalis ka na doon, hindi lang doon sa relationship, kundi doon sa tao mismo. Although ito, hindi ko rin naman masisisi yung mga nagbibigay ng second chances despite that cheating or despite yung kung anumang klase ng panluloko ang ginawa sa kanila. Kasi iba't iba naman kasi ang sitwasyon. So, I won't judge them for their decision, lalong-lalo na kung mayroong involved na anak. At lalong-lalo na kung married, tapos ma-anak, and then naghiwalay. Ay kung nagbago naman talaga yung tao, ayan, so hindi ko sila masisisi. At saka mahirap din naman talagang lumaki yung bata na walang ama, walang ina. So hindi ko masisisi sila kung nag-decide sila na bigyan ng second chance yung asawa nila or yung partner nila. So I won't judge them for their decision. I'm not here to tell you what to do. I'm just here to give my opinion. Pero kung hindi mo naman na-deserve yung nangyayari, hindi mo na-deserve yung ginagawa sa'yo, then sana know your worth. At least know your worth. Kasi you deserve so much better, darling. So katulad ng sinabi ko, I'm just here to share or to give my opinion. So I respect your decision, I respect yours, I respect your opinion, and I respect it if you don't agree with me, I respect it so much. Pero kung hindi mo na alam yung gagawin mo kapag ikaw ay nakakulong sa isang sitwasyon at hindi mo na alam kung anong gagawin mo, always, always seek God's guidance and He will really lead you the way. Teka, bakit ka naniwala sa panaginip mo tuwing darating siya at doon nagpapakita? Tigilan na ang ilusyon! Huwag nang mag-aksaya ng panahon. Yes! Tama, Jai Jong! Wala na! Tigilan mo na ang ilusyon dahil wala na. Be honest with yourself and huwag na huwag mong i-deny kung ano yung nararamdaman mo. Huwag na huwag mong i-deny sa sarili mo kung ano yung totoong nangyayari ngayon. Sometimes sa isang relationship, you should consider what is actually happening right now. What is the reality? Don't waste your time on something that is no longer there. Kasi in the end, marirealize mo na kinakawawa mo na lang pala yung sarili mo kasi ikaw na lang pala yung kumakapit. Habang siya, hinahanap dun sa iba kung ano yung mga bagay-bagay na hindi mo maibigay sa panahon na gusto niyang makuha. And don't be sorry for yourself kasi at least naman, you know that you tried. In the end, wala kang regret. It's just that when you get to realize na wala na talagang pag-asa because there are things that are no longer the same, then step out, walk away from that relationship and don't ever look back. Love yourself more than anybody else. That way, you'll be able to accept the truth and you'll get to move on easier. Napapaisip tuloy ako, parang gusto ko magsulat ng kanta for Mamay. What? Posible po ba yun? It would really be an honor to write a song para sa isang may entrata, di ba? Uy, actually, mayroon akong nasulat na... Wait lang ha. Karamihan actually na songs ko andito sa tablet. And actually, mayroon akong sinulat noon na song for May Ward. Ito ang dami ko ng songs na nasulat actually. Ayan. Ang dami dyan. Dyan ko sila sinisave. Ito, ay dalawa pala yung nasulat ko. Ayan, tignan niya. Ayan, oh. Ala, masyadong maliwanag. Pero... ayan, May Ward. Dalawa yan, dalawang songs.
Ikaw na nga ba, and with me forever. Naks naman, gusto niyo ba pakinggan? Kasi may record din ako niyan. So, English at Tagalog pa lang nasulat kong kanta for them. So, dito muna tayo sa ikaw na nga ba. Ayan, may date siya, oh, last modified. June 16, 2018. So, nung 2018 pa pala ito, andyan, oh, sa baba yung date. Hindi niyo makita ang liwanag kasi. So, andyan yung lyrics. Tapos dito sa baba, andyan naman yung record niya. Bakit nga ba kakaiba ang sa'yo ay nagdarama sa tuwing kasama ka? Isang biyaya ang ikaw ay makilala. Mundo ko'y biglang nagbago at pinuha mo na sa'yo. Pak, di ba? Ay, dito naman tayo sa With Me Forever. Ayan. So, may lyrics din siya. And then, nandito sa baba yung record ko. O, chorus na tayo agad-agad. When I need someone to hold me in the cold, will you grab my hand? Will you never give me a shoulder? Will you stay with me forever? Just hold me tight. We'll fly to the edge of the night. When happiness is all we find. Pak! O, diba? Ang galing ng mga sumulat sa mga songs ni Maymay sa kanyang Empowered album. Kudos sa inyo! Ang gagaling nyo, mga lodi ko kayo. Kayo isang alamat. Kasi chums, thank you so much for watching. Maraming salamat po sa panunood. Sana mayroon po kayong natutunan ulit dito sa reaction video na ito. And I'm going to look for clips dun sa, or kung mayroon po kayong links dun sa concert ni Maymay noong November 26 kasi may nagre-request po na mag-react ako dun sa concert niya. But hindi pa po kasi ako nakakapaghanap nung talagang legit na clips nung concert niya. Pero kung mayroon po kayong links, comment it down below dyan sa comment section para titignan ko. I'll find time po to react on those clips nung concert po niya nung November 26. Thank you so much for watching. If you like this video, please give it a thumbs up. You can also share it. So if you want to say something about this video, please leave a comment down below. Bye! See you again in my next one.